isang magandang umaga sa inyong lahat at sa mga ka-OFW ko dyan. Magandang umaga. And today is math test. So, share ko lang din. Marami talaga ang nagtataka at itong sasabihin ko ay medyo matagal-tagal na napanahon to. Bakit ngayon ko lang to naririnig? Ano? About po doon sa SSS, meron daw pong housing loan para sa mga OFW. Ito yung tinatawag na facility housing loan. Marami rin ang nagko-comment na marami daw kalukuhan ang gobyerno pagdating sa ganitong kalakaran. Anyway guys, naku-confuse lang ako dahil matagal na pala itong napa-implement pero wala po halos nakakaalam sa OFW. Isa na ako, wala akong alam. Ngayon ko lang talaga to tinatalakay dahil na napapanood ko lang din sa YouTube. So, ano-ano nga ba ang mga requirements or mga pamamaraan para makakakuha at kung magkano po ang monthly ng SSS housing loan. So, ito siguro, kapag halimbawa wala kang calamity loan, pagdating sa Pilipinas to ha, walang calamity loan, walang short-term loan, siguro makaka-avail nito. Or kung talaga bang totoo na may OFW housing facility, ang tawag doon? Facility housing loan ng SSS. Kasi dito, sana, kung mayroon man, sana pumutok na po ito. Bakit po ngayon ko lang to nalaman? Ay dahil bigla pong nag-appear sa screen ng aking YouTube channel at dahil nga naku-confuse ako kung totoo nga bang mayroon na ganito or at ang sabi pa nga ay magma-monthly ng 500 pesos. So ang tanong dito, bakit ganun kamura? Ano? Eh kadalasan sa mga nagha-housing loan umaabot ng 10,000, wala na, mababa na lang yung nasa mga 6,000 pababa. Napakababa na nun. So, ang kadalasan na housing loan is umaabot ng 10,000 pataas or 8,000 pataas na amortization sa housing loan. Kain mo na. Ito pa lang yung agahan ko. Marami rin ang nagsuggest na bakit nga ba ngayon lang ito pumutok. So, itong SSS housing loan ay 2 years ago na ito. 2 years ago na siya, pero ngayon ko lang to na rinig or na panood sa mga channel. Napanood ko siya sa isang nagba-vlog. Hindi ko po alam kung talagang ito ay totoo. So, ayun po. Active branch apply housing loan na nag-revolution loan. Haba, ang daming tao. O, yun nga. Ang pagluloong talaga, kahit saan naman mag-a-apply, mapapa-SSS or apply ka sa directly developer or doon sa pag-ibig, mahaba talaga ang proseso niyan. Kasi kailangan mong pumila at isa pa, hindi lang naman tayo nag-iisa para mag-apply ng housing loan. Marami tayong mga kasabayan dyan. Marami rin ang nagkukomento nito, maganda lang ang advertisement ng SSS. Para kunyari concern sa OFW pero kadalasan din hindi lang siguro nila na-avail yung ganitong promotion ng SSS kaya nagsasabi silang hindi maganda. So doon sa mga naka-avail sasabihin din nilang maganda. Pre-withdraw pa na 5 million. Malabo naman siguro 'yun kung halimbawa naman. Ito yung mahirap sa mga Pinoy na masyadong advantage kung mag-isip. So bakit hindi nga ba subukan muna bago mag-react? At kung nasubukan mo na at hindi mo gusto, di huwag ka na lang pumunta doon sa SSS, pumunta ka na lang directly sa developer. Kasi doon siguro kung may pang-cash ka or kahit sabihin na natin na ida-down mo siya ng kalahating milyon, kung kaya, edi mas maigsi yung bayaran mo. Pero kung magmamantli ka, asahan mo na yan na aabot talaga ng 30 years. Dati, 25 years lang yan. Pero sa ngayon, dahil nga tumataas na mga gastusin, syempre yung mga developer, hindi naman yan papayang na walang
tubo. At ang pag-ibig naman, kapag ang developer na ipapasa na doon sa pag-ibig office, hindi rin naman papayag yung pag-ibig na wala silang tubo rin. So, ayun na nga yung kalakaran ng pautang. Parang 5-6 lang din yan. Pero dito talaga sa SSS na naibago ako dahil bakit ngayon lang to na parang pumutok na mayroon ngang housing loan sa SSS. So, ayun na nga. Siguro, malalaman na lang natin yan kapag mismo tayo ang pupunta sa opisina ng SSS at magtanong about dito sa pa-housing loan nila. So, kung ano ang mga kailangan at kung ilang years bago maka-avail ng ganitong housing loan, ilang years yung contribution na ang ibig kong sabihin. At ilang months bago ma-aprobahan at ilang taon din na babayaran at kung magkano per month or kung mayroon bang down payment at kung saan bang location ito kasi malamang ito kaya mababa, asahan nyo na po yan, baka mamaya ang area ay bahain, parang squatter na yung dating, tapos ikaw na yung magre-renovate sa bahay mo na para mapaganda. So kung tayo naman gusto natin ng katahimikan na lugar, ewang na po tayong kukuha sa mga ganitong napakababa ang monthly. Kasi asahan mo po yan, parang tingin ko lang po, parang ano na lang to, rejection sa mga, parang inaayawan, yung parang abandon. Kasi marami talaga sa Pilipinas, marami talagang itinatay yung pabahay, pero hindi natitirhan. Yung iba dyan, yumayabong na yung damo dahil nga walang kumukuha. So baka ito yung mga area na to kaya ibinigay ng mas mababa. So kung ako din naman, ayoko. Baka mamaya maraming rapist dyan, maraming magnanakaw dyan, maraming, alam mo yun, yung mga saksakan, inuman, at saka kung liblig naman na lugar, kasi sino naman ang kukuha, di ba? So depende na lang din po yan sa mga tao na gustong magka-avail nito. Pero kung ako lang din talaga ang tatanungin, kung ako lang, ako, nasa inyo na yan, ako. Ayoko po ng ganito kamura. Parang hindi po ako maniniwala. 500 pesos per month. Sa panahon ngayon, 500. Hindi po ako maniniwala. Let's say na lang na, siguro na sa mga 2,000, maaari pa, 1,500 pwede pa. Pero yung sasabihin, 500. Ano kayang klaseng pabahay to? Yun yung nag-trigger sa kaisipan ko. Kaya be aware na lang din sa mga kapwa ko OFW. Be aware na lang din po para hindi po masayang yung oras nyo, yung effort nyo sa pagpunta sa opisina, pipila ka ng pagkahaba-haba, tapos wala naman mapapala. Kung may mapapala man, pagsisisihan mo. Kaya pag-iisipan at alamin kung talagang karapat-dapat ba ang pamilya mo na itira sa mga ganitong klaseng napakababang pa-monthly housing loan ng SSS. Hindi ko kinokontra ito. Maganda rin ito. Pero, kung mayroon rin lang na magandang pwesto para sa mga anak mo, lalo na kung ang mga anak mo, mga babae, nag-aaral, so kailangan mo silang bigyan ng place na malapit lang sa lahat. Yung hindi delikado sa pag-uwi nila, galing sa school, at hindi delikado sa pagpasok nila, galing, yung hindi ka nangangamba. Kasi mayroon talagang lugar ngayon na ubod ng wala, crowded talaga. I mean, kung hindi man crowded, tahimik, pero naandun lahat yung mapanganib na pangyayari. Wag po. Wag nyo pong gawin. Wag nyo na pong pilitin na makuha yung 500 at nanganganib naman ang sitwasyon ng ating pamilya. Kung ako, halimbawa, kung ako kukuha ng housing loan, titiyakin ko na ang mga anak ko ay nasa magandang area. I mean, maraming nakatira. At titignan mo rin yung location na hindi delikado para sa mga anak mo yung pabahay na kinukuha. Diba? Kasi kung kukuha tayo, naghahabol tayo ng mura, tapos pag nandun ka na, tumira, sandamakmak na problema naman pala. Hindi nga natin alam. Kapag halimbawa, natirhan mo na yung isang bahay na yan, ang may problema ay yung banyo, barado, yung kanal,
kapag umuulan, hindi ba apaw, hindi ba bumabaha ang area, hindi ba papasok yung tubig sa loob ng bahay. May mga ganung cases dahil nga po sa sobrang baba ng kanilang monthly amortization doon sa pabahay na iyon, malamang sa malamang, marami at sangdamakmak na problemang tatahakin mo dito sa pabahay na sobra-sobrang mura. 500? Hindi po ako believe sa 500. Mas mainam na siguro magbayad ako ng medyo standard na amount kaysa magbayad ako ng napakababa. Sobrang baba talaga. So, para sa akin, ito ay ano ko lang to, suggestion or reaction ko lang ito sa pabahay ng SSS ko, no? Eh, ayoko. Let's say na sasabihin ninyo, eh, di ayaw mo, di ba? Hindi, ayoko talaga. Di bali nang tumira ako sa bundok, at least alam ko na ang bundok namin, alam ko ang lugar namin, alam ko kung sino yung mga kapitbahay ko, kaysa naman kukuha ka ng yung 500 pesos, isipin mong maigi yan. Bakit nila ibibigay ng 500 monthly itong ganitong klaseng housing loan? Ano ang mayroon doon? Di ba? So, ayun lang po yun, guys. Nag-ano lang ako, nagre-react lang ako dito kasi parang hindi kasi ako maniwala kung bakit ganito kababa ang paupa. Or, dahil pa nga ang best spacer, di ba? Mas mahal pa nga ang best spacer, eh. Ang pinakamura ngayong best spacer is 900 to 1,200 per bed spacer. Ito, buong bahay to, 500 pesos. So, pag-isipan natin, maigi mga kapwa ko OFW, bago kayo kumuha ng mga ganitong klaseng housing loan. Huwag po kayong mag-after ng mababang amortization, pero kapag nasa area na kayo, eh, nagkakaroon kayo ng sandamakmak na problema. So, yun lang yun, guys. Maraming salamat. Kung baguhan ka sa akin channel, please like at comment down below at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo, kamag-anakan mo. At mag-subscribe po kayo para po ma-notify kayo sa aking YouTube channel. Manyari po lamang napindutin at piliin niyo po yung all doon sa taas para bawat upload ko ay ma-update kayo at kung ano man po yung mga next videos na pwede kong i-share as OFW. Andito po ako nagtatrabaho sa Hong Kong. Ito po ay reaction lang, wala po tong personalan dahil ako po ay active din ako sa SSS. Meron po akong binabayaran na every month ay short-term loan at nagdagdag din po ako ng kunting contribution para mas madadagdagan pa yung aking pension balang araw kapag halimbawa ay magpupurgo na as OFW. That's all for today and good luck. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking kakunting kaalaman about sa SSS and kunting reaction lang din about doon sa housing loan. So wala po yung personalan, muli maraming salamat.